Ang dapat gumawa o ang dapat mong konsulta yung taong bayan. Eh sino yung kinukonsulta mo? Yan naging dahilan kung bakit lumala ang korupsyon? Oh, inaamin nila, lumala raw ang korupsyon, inaamin ni Enrile, kaysang noon, mas malala ngayon. Di ba yan din ang sinasabi ko sa inyo? Nakapanayam ko si Gringo Hunasan noong bago ang 2016 election, panahon ng kampanya. Ha? Naging guest ko sa programa. Ano tinanong ko? Sa palagay niyo ba? Naging nakabuti ang EDSA para sa bansa natin? Bumuti ba ang kalagayan ng Pilipinas? Ang sabi niya, hindi eh, lalong lumala. Mga kaibigan. Bakit? Kasama sila eh. Bakit hindi lalala? Yun na sana yung pagkakataon na magkaroon na ng opportunity ang iba na makapagsilbi sa ating bansa. Kahit sila ay hindi kilala, walang pera, pero pasalamat sila kay Cory. Tayo nga, hindi tayo makapagpasalamat kay Cory. Bakit? Hindi naman tayo nakinabang eh. Ang nakinabang sila rin eh, mga politiko. Pero tignan mo yung martial law. Nilagyan ng safeguard sa panahon ni Cory. Na hindi mo basta-basta pwedeng ideklara yan. Ha? Sabi, pinagmamalaki pa ni Enrile. Eh, isang tao lang eh. Sa 1935. Yun na nga, masama. Yung mga sinundan na presidente ni Marcos, hindi iniisip yan eh. Alam din nila ang konstitusyon. Di ba? Presidente sila eh. Di siyempre, alam nila yan. Nanumpa sa konstitusyon yan eh. Yun ang kanilang sinunod. Yung mga naunang leader bago si Marcos. Nagpasakop sila sa konstitusyon. Ha? Na ipagtatanggol ang saligang batas. Mga kaibigan, itong mga ito, kinamkam ang saligang batas. Isipin ninyo, mga kaibigan, wala sa isip nila noon na pagsamantalahan ang kanilang kapangyarihan na pwede nilang magamit upang magtagal sa pwesto sapagkat alam nila magagalit ang tao sa kanila. Meron silang kahihiyan. Pwede rin nila. Yun na nga masama yung martial law pag ipinagkatiwala mo sa iisang tao. Iisang tao nga yan, pero gaano karami nakapaligid dyan? Si Marcos, iisang tao, pero gaano karami sila in really na nakapaligid? Mga kaibigan. Ha? Yun na masama. Malulunod sa sulsol. Tingnan mo si Duterte. Lunod na lunod sa, ano yan, no? Sa utuan. Utu-utu yun eh. Yung mga diktador, utu-utu yan eh. Sa totoo lang eh. Nakikinig yan dun sa, ang gusto niyang pakinggan yung pabor sa kanya lahat. Ayaw niya makikinig sa mali. Na magsasabing mali ka. Hindi makakabuti yan. Ayaw nila nun. Kaya si Duterte, bobolahin nila. Mag-speech ka rito, Mr. President. Mag-i-speech naman ang damuho, mga kaibigan. Yung pala, kung ano-ano lang ikukwento niya. Ano sabi natin nung una, mga anim na buwan pa lamang sila, yung kakong pagpapatawa ninyo, mauubos yan. Kasi ultimong komedyante, naubusan ng ipapagpatawa eh. Ikaw pa, hindi ka naman talagang komedyante. Ano ka lang, pinagtatawanan ka. mga kaibigan. Patuloy natin itong sinasabi ni Enrile. Gumagamit siya ng mga katotohanan, pero medyo para i-justify yung
gusto nilang baguhin ang saligang batas at pasamain lang nila yung hindi nila naging kaalyado. Doon sila nabuko sa panahong yun, mga kaibigan. Eh, kung talagang tapat si Enrile, isa lang ang dapat marinig natin sa kanya. Sana sinimulan niya yung martial law. Dapat pinaliwanag niya, nagtaksil kami kay Marcos eh. Pinagplanuhan namin niyang ikudeta eh, para maagaw namin ang kapangyarihan. Sana pinaliwanag nila yun. O, magkakaroon ba ng EDSA kung, di ba, ginamit kayo rin ang gumamit labang kay Marcos, di ba? Na masama si Marcos. Oh, at kaya ang taong bayan ay nahikayat, di ba? Sa pamamagitan ni Cardinal Sin na ika nga po ay suportahan kayo. Pero ang layunin nila ay isalba ang kanilang sarili. Humanap sila ng salbabida. Ang taong bayan, ang kanilang ginamit na salbabida laban sa pwedeng gawin sa kanila ni Marcos, eh wala na silang ano nun eh. Ha? Wala na silang kabuhay-buhay nun. Dalawa na lang ang pagpipilian eh. Kundi sila mapatay doon ay makulong na sila. Kasi rebellion yun eh. Pagka ang kudeta hindi nagtagumpay, rebellion ang kaso mo. Di ba yung mga kudeta, kinakasuhan sila rebellion? Oh, mga kaibigan, anong katumbas nun? Pagtataksil sa bansa, ha? Mga kaibigan, oh, nanawagan, eh, kasi at stake yung buhay na nila. Noon, masama sinasabi nila kay Marcos. Ngayon, mabuti raw si Marcos ulit. Mga kaibigan, oh. Hindi ko naman sinasabing ubod ng sama si Marcos, ha? Eh, isa rin siya naging dahilan ng pagsama ni Marcos sila eh. Sila nagpabigat eh. Hindi ko ba? Bumigat ng bumigat ang kasalanan ni Marcos dahil sa kanila. Hindi lang naman si Marcos ang nagsamantala. Sila rin na mga nakinabang, ha? Dahil kay Marcos, dahil sa pang-uuto, kamukha nung nakarang administrasyon. Diba, inuto ng inuto, talumpati rito, talumpati ron, mura dito, tawa na naman sila. Sabi natin, ano, yaan, mauubos yan, yung patawa. Kasi ultimong komedyante, nauubusan ng patawa, ha, mga kaibigan, nang gagamitin para magpatawa. Oh, eh ikaw pa. Diba, mga kaibigan? Oh, sabi niya, ito ha, ginamit niyang example, eh, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers or TUPAD program ng Department of Lagay and Extortion ni panahon to nino. Diba panahon ito ni Bello, mga kaibigan? Oh. Hindi naman lahat pero karamihan binubulsa yung cash at ginagamit yun sa eleksyon. Oh, mga kaibigan. Pero gaano katagal naging mambabata si Enrile, naging Senate President? Mga kaibigan. Katunayan, yung mga na-appoint na yan sa gobyerno, maraming magnanakaw kahit sa panahon na si Enrile ay Senate President. Hindi ho ba? Mga kaibigan, ano ginawa nila? Meron ba silang ginawa? Ala naman eh. Ba't di nila ipi? Ang dami natin batas eh. Eh siya nga, may kaso eh. Di ba? Ay nakapagtataka nga lang, pinalaya ng Korte Suprema yan eh. For humanitarian consideration. Eh yung wala naman sa batas nun. Humanitarian consideration. At kung meron nun, na i-apply sa kanya, dapat i-apply sa iba yun. Hindi ba? Oh, hindi pwedeng ang batas may pinipili. Oh, kung talagang totohanan
ha? Humanitarian consideration, makataong konsiderasyon. Eh gaano karami nakakulong na nangangailangang gawaran ng humanitarian consideration. Oh, yun ba ia-apply ng Korte Suprema sa iba? Katulad si Jinggoy Estrada. Oh, wala namang piyansa ang kasong plunder, nakalaya. Mga kaibigan, pagkatapos maglagak ng piyansa, isipin ninyo, anong klase yung mga batas na pinaggagawa ninyo? Bakit hindi dadami mga magnanakaw? Oh, mga kaibigan, pati Sandigan Bayan, ang gustong kasong hawakan, plunder. Tapos para maiabsuelto lang yung mga mandarambong. O, kita ninyo, ang nakukulong lagi, yung mababa ni nakaw. Kasi wala nang ipanlagay eh. Wala nang ipanlalagay eh. Yung konting ninakaw niya, mauubos din sa abogado sa paglakad ng kaso. O, mga kaibigan, kaya wala na siyang ipangahatag pag dumating sa Sandigan Bayan, kaya sintensyado na yun. Mga kaibigan, mas malamang. Pero pagka-plunder, nakita nyo, lusot lahat. Oh, o kaya, kahit hindi plunder, basta may panlagay. Ah, oh, yan ang nakapagtataka. Ah, ngayon, ibabalik natin yung sistema na lahat ng presidential appointees ay subject to confirmation. Oh, mga kaibigan. Partly to blame yung commission on appointments na yan eh. Sino bang? Hindi nga lahat dumadaan eh. Oh, ngayon, padadaanin mo. Pati yung sinasabi ni Kwan, nung abogado, si Estilito Mendoza, padadaanin mo sa confirmation yung mga hukom. Para lang masabi na dapat palit. Kasi para magawa mo yan eh, papalitan mo yung saligang batas eh. Hindi mo naman maisa sa batas yan, mga kaibigan, kung hindi mo babaguhin ang saligang batas. Sapagkat ang paglikha ng batas, kinakailangang naaayon, nasasaad sa mga probisyon ng saligang batas. Oh, hindi ho ba? At saka hindi nyo na kailangang baguhin ang konstitusyon. Gaano karaming pambababoy na sa konstitusyon na nangyari simula sa panahon ni Digong nyo? Hindi ho ba? Mga kaibigan, nangangailangan pa bang baguhin yan? Eh nagagawa naman ninyo gusto ninyo. Katulad si Belmonte, di ba? Nagpanukala yan yung... Kaya nagkaroon ng batas na 100% ownership, yan ay labag sa konstitusyon. Mga kaibigan, dapat ipakulong lahat yan eh. Dahil nilabag nila ang ating saligang batas na kung saan sila nanumpa na kanilang poproteksyonan at ipagtatanggol. Mga kaibigan, nakataas pa mga kamay, nakapatong pa mga kamay sa Biblia eh. Yung isang kamay habang nanunumpa. Oh, ha? Kaya mga kaibigan, ito sabi niya, kailangan daw lahat ng presidential appointee subject to confirmation. Eh di lalo lumala corruption kung lahat na. Kasi yung mga pinapasa lang nila, puro corrupt na yun eh. Di ba? Alimbawa customs. Oh, papasa nila yan. Kasi hihingi lang sila ng kwan eh, ng concession eh. Approve na yan. Ha? Aaprubahan din nila yan. Kapag ka nangako sa kanila, oh, yung mga bata ko, ilalagay mo. Ah. Yan. Oh, a-appoint mo dyan sa custom. Ah, opo, sabi naman ng custom. Eh. Siyempre, maraming mananakaw dyan. Immigration, ganun din. Oh, hindi ho ba? Mango-hold up yan eh. Immigration. Oh, ngayon, ang Kongreso, sabi niya, nagbabudget na lang. Pinababayaan na nila, hindi na pinakikialaman kung ano ang resulta ng binabudget nila. Yan eh, talagang nakatadhana sa corruption. Yan ang ibig niya sabihin. Ha?
Yung ina-approve ang budget, tinan mo si Inday, ang daming iniingin budget niyan. May confidential, may intelligence fund, susugpuin niya raw yung criminality. Ba't mo susugpuin yun? Hindi ka naman defense, hindi ka naman armed forces. Eh, trabaho nila yun eh, police. Oh, ang dami-dami. Ba't sinasaklawan mo yun? Yung pagsugpo ron. Oh, hindi ba? Mga kaibigan, may confidential pa eh. Ano kayo? Sikreto lahat? Eh di, walang accounting yun. Mga kaibigan, hindi mo na kailangang i-kwan yun. Ha? Anong tawag mo rito? I-account. Di ba? Para panagutan. Kung sakasakali. Wala ka ng pananagutan. Budget na walang pananagutan. Kaya lang nawala na ang accountability. Ba't hindi mo sabihin ipakulong lahat yan? Lumabag lahat sa batas yan eh. Di ba? Yan ang gawin ninyo. Habang hindi nyo kailangan baguhin ang konstitusyon. Kasi yung sinasabi ng konstitusyon, hindi nila sinunod. Yung sinasabi ng batas, nilabag nila. Oh, therefore, kulong kayo. Ha? Ipatupad ninyo yung accountability. Hindi nadadaan yan sa commission on appointments. Ha? Pag dumaan, eh, hindi na kurap. Eh, kalukuhan yan. Kaya nga, ang daming kurap eh. Paano? Bago sila makapasa sa commission on appointments, kailangan merong kapalit na hinihingi nila, kailangan ibigay mo. Di ba? Para ka makumpirma. Oh. Sabi niya, palagay ko, having been a participant of the government under 1935, 1973, and 1987, and all the constitutions of the Philippines, from Quezon to now, I'd rather that we go back to the system under the 1935 Constitution. Balik daw tayo ron. Di na kailangan yan. Ha? Ang kailangan dito, ipatupad ang batas. Iyon ang problema. Di ba ho, mga kaibigan? Eh, ang problema, hindi pinatutupad eh. Walang napaparusahan. Kayo nga, nakikinabang kayo eh, sa hindi pagpapatupad ng batas eh. Kaya nga kayo nakakalaya hanggang ngayon eh. Di ba? Kahit may mga kaso kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sabi rito, mga kaibigan, pinaliwanag daw yung lumang sistema. Di ba kagabi ito rin ang pinag-usapan natin? Kung saan ang mga appointee sa government ay dapat kumuha ng kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Ang pagsama ng judiciary natin, wala naman yan sa dumadaan o hindi dumadaan sa screening process, lalo na sa Commission on Appointments. Ang mga magistrado, hindi naman dumadaan dyan eh. Mga kaibigan eh. Oh, di ba? Mga judge. Hindi dumadaan sa commission and appointments. Bakit? Kasi meron niyang independence. Ang judiciary, bakit sumama? Bakit naging corrupt? Yan ang ibig sabihin dito. Kaya pinopropose nila na amyenda ng konstitusyon. Pero yung iniisip nila, kaya nila gustong dumaan sa commission and appointments para masaklaw ng kapangyarihan ng mga politiko. Talagang kahayup-hayupan na mga iniisip ng politiko eh. Sila na lahat eh. Nag-umpisa yan, oh, pati yung media, pinasok, di ba? Sila nagbo-broadcast, sila nagsusulat ng column, sila nagpo-programa sa
sa telebisyon. Eh kaya nga sabi ko, alin? Ako, congressman ako, nanggaling ako sa media, o kaya senador ako, nanggaling ako sa media. Ha, mga kaibigan, unang-unang batas na ipapanukala ko, ano, na yung mga opisyal na nasa gobyerno, nasa government service, ha, kay ikaw ay elected o ikaw ay appointed, eh hindi kayo maaaring mag-engage sa anumang media profession. May kaugnayan sa media. Bakit? Aagawan ninyo ng trabaho yung media. At saka yan ay self-serving, mga kaibigan. Naturalmente, pwede kang pumuna, ha, sa iba. Yung sarili mo lang, hindi mo mapupuna. Hindi ba? Kaya, hindi ka na magiging patas eh. Kaya nga sa media, pinagbabawal yung sa code of ethics, hindi ka pwedeng maging media practitioner and at the same time, public relations ang nagtatrabaho ka, nagpa-apply by night ka bilang public PR. Ha? Mga kaibigan, hindi pwede yun eh. Kasi magiging conflict yun sa iyong profession. Eh, yung mga talagang ang kanilang isip ay media sila, media lang sila, mga kaibigan, aba eh, kwanu yun eh. Sagradong itinuturing yung profession na yan eh. Tinuturing ko rin na sagrado yan eh, na hindi dapat binababoy, mga kaibigan. Eh, ang dami dyan, oh, naglipa na, nag-PPPR. Kahit mga pipitsugi, nag-PPR. Oh, mga kaibigan. Oh, mga walang karapatan. Tapos, reporter daw sila. Ano ka? May kasabihan nga, di ba? Ang kapag ang lakad mo ay itik, at ang huni mo ay itik, abay, itik ang tarantado ka. Hindi ka pwede maging agila. Di ba? Oh, alam nga namang ang huni mo, itik. Sasabihin mo eh, agila ka. Eh, ang lakad mo, itik din. Pakimbot-kimbot yung puwit mo. Oh, sasabihin mo, agila ka. Oh, mga kaibigan, hindi pwede yun. Di ba? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito
kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.